nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel. At patuloy po na nanonood ng lahat po ng video ng aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa lahat po ng video na aking gagawin. So ngayong araw po na to ay tayo po ay magkukompute ng isang step-down transformer. At pagkatapos natin makompute ay ito ay i-actual natin. So kaya sana mapanood nyo itong ginagawa natin ngayong araw na to o oras na to. Ito yung part 1. Yung part 2 ay tayo po ay magre-rewind na i-actual natin. So unang-una ang kailangan natin mga materyales ay meron tayong tinatawag na bobbin na 1¼ by 1¼. Ang i-design natin ay 1¼ by 1¼. Kukumpitin natin yung tinatawag na core area. Kung ito ay 1¼ by 1¼, ang kailangan nating EI core ay tinatawag nating 1¼ din. So susukatin natin yung pinaka center leg. Ito yung center leg ng letter E natin, ito. So ang sukat niyan ay 1¼. Then of course ay ng width natin ng center leg ay 1¼. Gaano ba ito kakapal? Yung kapal niya, ayun naman yung dami ng EI core natin. Then, pag na-compute na natin at nagawa na natin, ilalagay natin itong E, tapos sa kabila ulit ay E, tapos sa kabila na naman ay another E. Pag napuno na natin, ay lalagyan naman natin to ng tinatawag nating tornilyo, pero bago natin lagyan ng tornilyo, kailangan din pala natin ng tinatawag na piece paper na pambalot. At the same time, masking tape. Then, apat na tornilyo na bolts and nut na 3¼ by 1½, kasi 1¼ lang yung i-design natin. Then, kailangan natin ng tinatawag na eyelet. Sa actual ko na lang ipapakita sa inyo kung paano to ginagamit. Ito ay inire-rematche dito sa ating piece paper na para doon tayo maghihinang ng ating magnetic wire. So, ang kukumpitin natin ngayon dito ay yung center leg ng ating EI core plus yung kapal niya para makuha natin yung ating tinatawag na core area. At the same time, may mga given akong ibibigay sa inyo ng katulad ng turns per volt. So, kukumpitin natin ilan ba ang ikot ng bawat voltahe, nasa 220 tayo dahil nandito tayo sa ating bayan, ang kuryente natin ay 220, kaya i-design natin ng 220. Pwede rin naman natin i-design galing papunta sa ibang bansa. Pwedeng 100 volts, pwedeng 220 volts. So, ready na kayo? I-lecture na natin at aralin na natin kung paano natin ito kukompute. Ito muna yung table ng ating magnetic wire, yung wire gauge natin. Ito na yung ating step-down transformer. Ang primary natin ay 0 to 20 volts. Ang secondary ay 24 volts na merong 105.2 turns. At ang magnetic wire na gagamitin ay number 17. So, alisin na lang natin yung 0.2. So, 105 na lang. Okay na po yun. So, sa primary naman natin ay meron tong 964 turns at ang size ng wire na gagamitin natin ay number 27 na magnetic wire. So kung handa na kayo, pag-aralan na natin yung computation and design para mas malaman natin kung paano natin nakuha itong mga number of turns at size ng wire. Ito na yung ating transformer design computation. Number 1, find the core area in square inch. Core area is equals to width times thickness. 1¼ times 1¼. So, yung 1¼ ay kinuha sa center leg ng ating EI core.
At yung another 1 and 1 fourth, ito naman yung kapal o dami ng EI core. Convert natin ng decimal point. 1.25 times 1.25 is equals to 1.5625 square inches. Compute the number of turns per bolt. Turns per bolt is equals to K over core area. Ang constant na ibinigay ko sa inyo ay 6.85 na gagamitin natin para makuha natin kung ilan ang turns bawat boltahe. Kaya turns per bolt is equals to 6.85 over 1.5625 is equals to 4.384 turns. Find the total number of turns in primary. Primary turns is equals to primary voltage times turns per volt. 220 volts times 4.384 turns is equals to 964 turns. Ang ikot daw ng ating primary ay mayroong bilang na 964 turns. At kung ito ay lalagyan natin ng 110 volts, 110 volts times 4.384 turns equals 482 turns. Dalawang 110 equals to 20, kaya dalawang 482 turns is equals to 964 turns. Number 4, determine the watts of core if not given allowing 30 watts for every square inch. Watts is equals to 30 watts times core area. Watts is equals to 30 watts times 1.5625 is equals to 46.875 watts. So, number 5, find the current in primary. Primary current is equals to wattage over primary voltage is equals to 46.875 watts over 220 is equals to 0.213068 amperes. Number 6, find the size of wire to be used in the primary cross-sectional area in circular mills, area of wire for the primary. Primary circular mills is equals to primary current times 1,000. Yung 1,000 ay another constant. So equals 0.213068 ampere times 1,000 is equals to 213.068 ang ating circular mill. Titignan natin to sa table natin para malaman natin kung ano ang size ng wire. So ang size ng wire natin ay number 27 para to sa ating primary. So kaya puntahan muna natin yung ating table para masigurado natin na tama itong ating na-compute na number 27 ang ating magnetic wire para sa ating primary. Yung ating table, ang na-compute natin na circular mill natin ay 213.068 at ito ay merong number na 27. Alin ba ang mas malapit? 201.50 sa 27 or 159.79 para sa 28 at 26 naman 254.01. Ang mas malapit sa 213.068 ay ito. So ibig sabihin number 27 ang size na wire na ating pipiliin para sa ating primary. Number 7, find the total number of turns in the secondary. Secondary turns is equal to secondary voltage times turns per volt. Secondary turns is equal to 24 volts times 4.384 turns is equals to 105.2 turns. Tanggalin na lang natin yung 0.2. So 105 na lang ang iikot natin para sa ating 24 volts sa ating secondary. Number 8, find the current in secondary. Secondary current is equals to watts over secondary voltage is equals to 46.875 watts over 24 volts is equals to 1.9531 amperes. So number 9, find the size of wire to be used in the secondary cross-sectional area in circular mills, area of wire for the secondary. Secondary circular mill is equals to secondary current times 1,000 constant is equals to 1.953125 amperes times 1,000 is equals to 1,953.125.
Ito yung titignan natin sa table para malaman natin kung tama na ang size daw ng wire natin dito ay number 17 para sa ating secondary. Puntahan natin yung ating table. Ang mas malapit sa 1,953.125 ay itong 2,048.20 na merong number na 17. Mas malayo na yung number 16 at malayo na rin yung number 18. So, ang tamang-tama lang na malapit ay yung number 17. Kaya ang wire na gagamitin natin para sa ating secondary ay number 17. Kukumpitin naman natin yung total amperes ng ating ginawang transformer. Current is equals to watts over secondary voltage. So, 46.875 watts over 12 volts. Kung saan po nakuha yung 12 volts na yan, kailangan hatiin natin yung turns natin o boltahe natin sa ating secondary na 24, gagawin natin tong 12. Kaya over 12 is equals to 3.9065 amperes or 4 amperes. Ito pong dinesign natin na 1 and 1/4 by 1 and 1/4 according sa ating computation ay lumalabas na 4 amperes. At sana mapanood nyo yung actual neto, ayun yung susunod na gagawin nating part 2. Tapos na naman tayo ng isang computation. Medyo mahirap lang sa unang sundan, pero kaya kailangan yung sundan yung part 1. Ito yung part 1 natin. Yung part 2, i-actual ko to na magre-rewind tayo. So muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po ulit. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!